So, magandang araw sa lahat. Bago po tayo magsimula, nais ko po sanang batiin kayo ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Sa palagay ko, alam nyo na kung ano i-unbox ngayon. Excited na ba kayo? O malamang yung iba hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, ngayon, malalaman nyo na. Ito nga pala ang ating quick specs para sa Huawei MateBook D15. Ang color niya ay space gray. Meron siyang CPU na Core i5. Meron siyang GPU na NVIDIA MX250. Meron siyang 8GB of RAM. At meron din siyang 256GB SSD plus 1TB HDD. Yun yung kanyang storage capacity. Simulan natin ng pag-unbox. Tingnan natin yung cutter. Atin na. Nakikita nyo? Sigurado pa to. So, isang seal lang. Test natin yung isang seal. Magulipasan na natin. Bukas pala natin ganyan. Hindi pala siya mayangat. Dito pala siya kukunin. So, bukas natin. Ito natin makukuha agad yung dahan-dahan lang, baka matuluyan bago pa naman. So, ito mo yung mismo device. Yan siya, warranty card, quick start guide, device. Ito lang yung nakira. Yun, ang laman nito, power brick. Para siyang pang cellphone lang. Mamaya discuss natin kung ilang ano ba to watts. Tapos ang wire niya is USB-C to USB-C. So para lang siyang cellphone. Para siyang Huawei na device na cellphone. Ang cord niya. Tapos andalin natin ang styro. Ito na mismo. Andalin natin yung plastic. Ano sa inyo? Ang ganda yung dating. Ito lang lahat na nasa loob niya. Huwag na maghanap ng iba. Para naman sa ating dimension ng ating Huawei Mate D15, meron tayong habang 357.8mm at meron tayong lapad na 229mm. At pagdating naman sa kanyang thickness, meron tayong 16.9mm. Sa left side of the device, meron tayong charging port na USB Type-C. At yung makikita nyo na maliit na dot, yun yung light indicator pag may nag-charge tayo. Ang sumunod, meron tayong USB 3.0 at yung last, HDMI port. Ang HDMI ay ibig sabihin na High Definition Multimedia Interface. Sa pinaka-chin niya, sa unahan, meron tayong dalawang microphone. Sa right side, meron tayong 3.5mm headphone jack at dalawang USB 2.0 port. At sa pinaka-LCD back niya, meron siyang Huawei branding. Dito naman tayo sa pinakailalim ng device. Sa likod pala ng ating device, doon natin makikita yung malaking grill, doon yung ventilation ng ating Huawei MateBook D15. At sa kabilang side na grill, sa left at saka sa right, doon naman yung ating speaker na tinatawag na speaker power with 2 watts each. So, di 4 watts siya pag dalawa. Diba?
At meron din siyang left and right front na rubber foot. At saka doon sa baba, sa medyo banda taas doon, na doon yung kanyang rubber foot. So pag nilapag natin yung laptop natin, hindi siya mag-i-slide. At kung makikita nyo, meron siyang sticker ng Windows Home o Windows 10. At yung ano yung processing na graphics niya, yung NVIDIA. So yun lang para sa likod. Sa front, meron tayong IPS LCD display na may sukat na 15.6 inch display. Kung mapansin nyo, ito ang ating keyboard. Medyo pinaliit siya at wala na siyang numerical keyboard na sa ibang laptop ay meron. Sa right side, meron tayong power button. Ito rin yung nagsaserve niya na fingerprint reader. At yung meron namang blue logo, yun yung Huawei Share. Ito, isa to sa magandang features ng Huawei product. At yung kung anong klaseng processor siya nakalagay dyan, Intel Core i5 10th generation. Tapos, ang ating mousepad. Ito palang Huawei D15 ay made of aluminum frame. Kagayon to. Ito aluminum at saka yung pinaka sa LCD niya, made of aluminum yung frame niya. Maliban lang sa ilalim. Ito kasing ilalim niya, it's made of plastic. O, para sa akin na maganda. Aluminum finish siya. Maganda ang kanyang appearance. Ang variant na hawak ko ay tumitimbang ng 1.62 kg. Kasi itong variant to ay merong SSD plus HDD. Kung ang variant mo ay SSD lang, titimbang ito ng 1.53 kg. Bago natin i-boot na pan-device, share information ko nga pala ang panyang power brick. Ang power brick niya ay 65 watts. So, i-boot up na natin. Ito ang kanyang cable. Simulan natin. Ito nga palang Huawei laptop device. Hindi ito kagaya ng ibang laptop na ipipress mo na lang ang power button at ito ay gagana na. Kagaya dun sa ibang nabibili na paglabas ng laptop, ipipress mo nang buhayin. So dito, ilang beses ko siya sinubukang pindutin ng ilang beses. Ayaw niya talaga mag-boot up. Pero kaya binasa ko yung manual kung paano siya mapapagana. At first time, kailangan mo talaga siya isaksak muna at saka natin i-boot up. So ito, pagsaksak natin, makikita natin, nagbe-blink na siya. So it means ready na. Ayan, antayin lang natin siya na mag-boot up kusa. So yun, set up natin. So ito na, tapos na nating i-boot up ang ating device. So pag na-boot up na natin yung device, para ma-active naman natin yung ano, yung ating fingerprint scanner, enroll natin. Okay, subukan natin. I-up ulit tapos magpi-fingerprint tayo. Yun, restart natin yung device. So, testingin natin ang ating fingerprint. Yun. Ganun siya ka-responsive. Para lang siya sa Huawei device din pag sa fingerprint nila. Ganun ka accurate. Test pa natin ang isa. Start. Pagbukas, test natin ulit. Yun, ganun siya kabilis magbukas. So, mas convenient i-compare dun sa iba na magpipindot ka pa ng password. So,
Sabi ko maganda yung screen niya. Tingnan natin dito. Malinaw naman. Oh, smooth naman siya. Tingnan natin dito sa mga notification. So tingnan natin yung laman ng PC. So makikita natin yung SSD niya. So doon nakapasok yung OS niya. Tapos dito naman sa kabila, dito naman pumasok yung kanyang storage. Dumako naman tayo pagdating sa kanyang camera. So, paano natin hanapin yung kanyang camera? Type lang natin dito sa search. Type natin yung camera. Tapos, click natin yung camera app. Pag-click natin ang camera app, hindi pa natin makikita yung camera. So, kailangan natin i-press to. Nandito nakatago yung pinaka-camera niya. So, pag-press mo, yun, makikita na natin yung camera. Ito, i-snapshot natin. Dapat doon kalilingon pag may ano ka, doon sa baba. So, ganun lang pag ano ng camera. Tapos, meron siyang video. May setting siya dito sa video. Pwede rin siyang may timer. May camera setup din siya. So, yun para sa camera setup. So, dako naman tayo sa ibang features naman ng Huawei device. Ito yung tinatawag na Huawei Share. So, ito rin yung dahilan kung bakit mas pinili kong
bumili ng Huawei laptop. So simulan natin. Ito yung ating Huawei device. Ito ay Huawei Nova 7 5G. So sa pagsisimula natin, punta lang tayo dito sa notification ng Huawei. Yan, nakikita nyo rito, may Huawei share, on lang natin. Natin yung enable. Tapos, ilapit natin siya dito sa may blue logo na dun sa may laptop, yung may nakalagay na Huawei share. Tapos, pag nag-vibrate yung cellphone, ilalabas siya ng activation. Tapos, okay, confirm natin doon. Allow. So, pag narinig nyo, nag-pop out na yun. It means na connected na siya. So, lalabas yung display ng ating device. At kung ano yung ginagawa mo sa yung Huawei device, yun din yung lumalabas doon sa Huawei MateBook D15 or sa any other na MateBook product. Yan yung special features niya. At ang isa pang maganda rito ay yung pwede kang mag-transfer ng files na mas mabilis kaysa sa gagamit ka pa ng USB. Bibigyan ko yun na example. So, kung nakapasok na siya rito, punta lang kayo. For example, gallery. Click nyo lang to, i-drag nyo lang. Papunta rito. Drag. Then, boom. Ilipat na siya kaagad. Na hindi mo na kailangan ng wire. So, yung transfer ko, it's video. Kaya, medyo may konting bagal din siya. Pero ang itatransfer mo lang, picture or MP3, ganyan. Mabilis lang yan. So, yun yung nagustuhan kong features nila. Na para mas makagaya ko na video creator, syempre, kailangan natin ang mas mabilis na trabaho. So, yun yung isa sa magandang natutunan para sa Huawei device. At sa wakas, matatapos din ang ating video. Bago ito matapos, ibibigay ko ang aking opinion. Ang aking mga nagustuhan dito sa Huawei MateBook D15 ay una ay ang kanyang design. Maganda tingnan at aluminum body frame. Pangalawa, yung kanyang display. Yung display niya, kung makikita nyo, napaka-sharp niya. Pangatlo, yung storage capacity ng device na to. Kasi itong binigong variant ay merong SSD at saka HDD. So, meron akong 256GB na memory at meron ding 1TB. Pang-apat na nagustuhan ko, yung speaker kasi medyo maganda yung sounds niya. Pang-lima, yun yung Huawei Share. Pang-anim, fingerprint scanner na sa iba, hindi pa nila ginagawa. At pampito, yun yung ventilation grill sa ilalim ng Huawei Mate D15. Nakakatulong kasi ito para maiwasan yung pag-init ng ating laptop. Pang-walo, recommended ko rin tong laptop na to para sa gumagawa ng video editing at content creator. Dahil meron itong 2GB of graphic card na MX250 at kayang-kaya niya rin ang mga multitasking task kasi meron itong 8GB of RAM. At dumako naman tayo sa hindi ko nagustuhan. Una, hindi ko nagustuhan yung keyboard niya. Pinaliit tapos wala yung numerical keypad. Pag gumagamit ka kasi ng Excel, so kailangan mong mas madaling magano ng numbers. Pangalawa, sa hindi ko nagustuhan, battery. So, para sa akin, subo ko sa kanya is 4 to 5 hours yung usage niya. Then, kailangan mo na i-charge. Although, may good thing naman dahil mabilis siya mag-charge. More or less, 1.5 hour full charge na siya from 0 to full. Pangatlo,
yun yung camera. Kasi yung camera niya, 1 megapixel. So, hindi siya ganun kalinaw. Pero bumawi naman siya sa design, kakaiba. Yun lang ang ibang side niya na pwede natin tingnan. Ang price nga pala ng laptop na ito na Huawei Mate D15 dito Saudi Arabia is 3,299 riyals. O in Philippines, more or less is 40 to 45 siguro, ganun. At nung nabili ko siya, meron siyang kasamang mga freebies. Kagaya ng Mapring mouse. At may free din siyang bag na para dito sa laptop na to. So, yun lang ang aking mga opinion para dito sa device na to. So, sana po'y meron kayong natutunan sa aking video. Kung nagustuhan nyo tong video ko, baka pwedeng paki-like naman ng like button dyan sa baba. At kung hindi ka pa naman nakasubscribe, subscribe mo na rin para updated kayo sa mga video pa na dadating. Tayo palang mga Pilipino, meron din tayong kasabihan. Kay haba-haba man ang prosesyon, malamang matatapos din yun. Parang video ko, ngayon na, matatapos na. Sa ako.